Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Tan Kuleche Vlogs. Kumusta kayo guys? Inshallah nasa mabuti kong kalagayan and lagi pinapaalala, don't forget to say alhamdulillah all the time. Mga bago sa channel ko, my name is Zai, I'm a Filipina and I'm married to Indian man. Ito guys, itong vlog na to ay isang reaction video lang tungkol sa at isang request kasi ng mga ilan sa ating mga followers na kung ano daw ba ang masasabi ko tungkol dito sa Burari Death. Okay, itong Burari Death guys ay currently na pinapalabas ngayon sa Netflix, okay, na may title na The House of Secrets, Burari Deaths. Okay, in 2018 kasi guys, mayroong naganap na insidente sa bansang India, sa Burari, Delhi, India. Na kung saan nakita nila na ang 11 members ng family, ng isang family, ay nakita nilang wala ng buhay. And 10 doon ay nakahang o nakabigde. And ang isang member na pinakamatanda, ay nakita rin nilang walang buhay na sa isang separate room. And ang witness nito ay isang aso nila. Okay, pero yung aso nga yun ay nakatali dun sa terrace. Yes, parang yun yung nangyari. And guys, ang nangyari kasi dito, merong isang member ng family dito na parang siya yung nag-lead, siya yung nag-head, siya yung pinaka sinusunod ng mga members of the family. Bakit siya pinaka ang sinusunod? Guys, sa India kasi guys, sa isang family, normally, ang mga lalaki talaga ang nasusunod doon sa isang family. So, this family is in one house, 3 generations na nandito. Andito yung grandmother, mga anak niya, and then yung mga apo. Yan. Ito, meron silang, before 2006, kasi yung head ng family nila, which is the grandfather, pinaka-head nila, pangalan niya ay Gopal, namatay na siya, okay, in 2006 sa natural cause, okay? And in year 2007, nag-start na tong si Lalit, ang kanyang younger son, na mag-head ng family, okay? Itong Lalit na to, sila yung pinaniniwalaan. Bawat sabihin niya, ginagawa ng members of the family. Bakit? Okay, yung mga nakapanood sa Netflix, makaka-relate ka dito sa sinasabi ko. And yun nga, bakit siya inaano niya sinusunod? Ang nakikita kong point dito, guys, kaya siya sinusunod doon ay dahil bawat sabihin niya, kasi guys, ito si Lalit, sinasabi niya kasi na napoposes siya ng daddy nila na namatay, and nananaginip siya, and nagbibigay ng instruction yung daddy nila na ito gawin nyo. Tapos napapansin ng mga members ng family kapag sinusunod nila yung mga sinasabi ni Lalit ay naano sila, parang gumaganda yung buhay nila. Tulad niya, nagkaroon na sila ng 2 shop, tapos nagkaroon ng trabaho yung members of family. Parang ganun yung nangyayari. Bawat sabihin niya, bawat instruct ni Lalit na galing daw sa daddy nila yung instruction na yun ay gumaganda ng gumaganda ang kanilang buhay. So nagpatuloy yung pagsunod nila dito sa taong to kay Lali. And guys, sa info lang guys ha, kasi yung mga nakita nila nakabigte ay yung dalawang lalaki including Lalit tsaka yung kapatid niyang elder, and 6 ladies, yung asawa nga ni Lalit tsaka yung kapatid, and yung mga pamangkin na babae, and lastly yung 2 minors na 15 years old na lalaki. Ayun yung mga nakita nila lang nakahang. And may time din kasi na si Lalit ay nawala ng boses ayon sa documentary film. Nawalan siya ng boses for quite some time kasi sa isang trauma sa buhay niya. Kasi parang nagkaroon siya ng trauma sa isang incident na tinatarin siyang sunugin ng buhay sa isang room. Okay? So ayun yung sinasabi nila na ayun yung naging way para mawalan siya ng boses, which is doubtful talaga. Hindi nila alam kung ginagawa lang niya yun or something. Yun. So, may time na sinabi niya dun sa mga kapatid na, sa family members niya na may instruction sa kanila yung daddy nila na every time, the certain time, kailangan kayong mag-chant, mag-prayer, ganito, ganyan, sa ganitong time, para bumalik yung boses nitong si Lalit. And then, ginawa naman to ng buong family members. There's a certain time of the day na kailangan nilang mag-chant, okay? Mag-offer ng prayer para dito kay Lalit. And one day, one night pala,
yun nga, dumating na yung time na nakapagsalita na si Lalit. And, ayun yung nakikita ko na possible way na nag-push, lalo nag-push ang mga other members of the family para mas sundin ang sinasabi nitong Lalit na to. Okay? So, yun, nagpatuloy yun. By the way, guys, may nakita sila kasing diary dito nung after na makita yung mga bangkay nila, may nakita yung mga pulis ng diary na 11 diaries din na kung saan nakasulat doon yung mga instruction ni Lalit kung ano yung mga gagawin. So, ang cases na to, una, binuksan nila ito as murder case, pero parang habang tumatagal, nakikita nila ay ito ay isang mass suicide. Okay? So, ano nga ba yung nakalagay dito sa diary? Nakalagay dito ang instruction ni Lalit na based on from the father daw. Nakalagay doon lahat. So, naka-update yun mula nung time or after nung death ng kanilang grandfather na si Copan. So, nandun na lahat yung mga instruction. So, naniniwala sila na ito ang sinusunod ng bawat members ng family nila hanggang dito sa suicide na to na nangyari. So, nakakakilabot tong event na to ang pangyayaring ito sa India. Kasi hindi natin alam natin in year 2018, uso pa pala to na ganito yung mga naniniwala. Walang idea yung mga neighbors nila kasi itong sikreto ng pamilya to. Okay? Nagulat nga ako but sikreto ng pamilya, hindi alam ng neighbors. Well, in fact, sa India kasi, mga CCTV yan, mga yan. Okay, konting unusual thing na nangyayari sa inyong bahay, alam na alam nila. So yun, but nagtataka din ako kung bakit ganito, but hindi nila alam, wala silang alam. Lalo na nung hindi nakapagsalita si Lalit, nga bakit hindi nila pinatingin sa psychiatrist or something. Hindi siguro dahil natatakot sila na masabi na meron member ng family na may kulang sa pag-iisip. Ganun kasi as much as pwede mo itago sa India yung baho ng iyong pamilya at natago mo. Yun, ayun yung medyo hindi maganda doon sa paniniwala nila or sa kultura nila. So, meron din mga lumalabas na itong suicide na to, okay? Kasi nakita nila sa mga, sa investigasyon na sarili nila or sila-sila mismo ang gumawa nito. Kasi may instruction dun sa diary na nakalagay, maglagay ng cotton dito sa tenga and then maglagay ng tape sa bibig bago gawin yung pagbibigti. And then mag-blindfold, and then, alam niyo yun, full instruction na sa diaries lahat kung ano yung gagawin nung gabing yun. Pero guys, ang hindi kasi nasa, na ano sa Netflix, kasi walang solusyon doon sa next Netflix, eh, ano ba nangyari talaga eh. So, kapag pinanood nyo yun, makikita nyo yung ending, di nyo alam kung ano nangyari. So, may mga nabasa kasi ako mga articles dito na nagsasabi na itong nangyaring to ay hindi rin inaasahan ng mga nag-suicide na to, sinasabing suicide nga, na mamamatay sila. Okay? Hindi nila inaasahan yun. Kasi parang inaasahan na magbabalik sila sa normal life. Kasi ito yung instruction ni Lalit. Ang sabi daw ganun dun sa instruction ay, don't worry about death, kasi the grandfather soul will take care of you. Parang ganyan. But trust Lalit. Parang ganyan yung nangyari. So, hindi nila inaasahan na mamamatay sila. So, yun. Ano nga ba masasabi ko dito sa event na to? Kasi marami daw mga natatakot na pumunta sa India dahil nga dito sa lumabas na documentary film. Okay? Alam nyo guys, sa India, maraming mga napaka-rich ng kanilang belief. Okay? Kasi iba-iba yung religion nila. So, may mga existing pa rin na mga ganitong unusual things na patuloy pa rin na pinaniniwalaan. Yun nga lang, naniniwala kasi ako na hindi ito base sa religion. Kasi ang religion, guys, nililid ka lang yan para maging mabuti kang tao. Okay? Parang wala namang religion na nagsasabi na kitilin mo or alisin mo yung sarili mong buhay. Naniniwala ako na walang ganun na religion. So, yun, pumapatak to lahat sa kulto. Parang ginawa mo to, ito mangyayari sa'yo. Ganon yung promise kasi nung nilalit. Na, sinasabi niya lagi na from the father's message.
Yan. So, yun yung mga hindi pa nakakapanood nitong film na to. Panoorin nyo. Okay, medyo okay yung film niya para maging aware din kayo. Lalo na yung mga nagbabalak pumunta ng India. May mga ganito talaga mga nangyayari. Unfortunately, at this time, meron pa rin silang mga ganito pinapaniwalaan. So, yun lang. Sinabi ko lang yung pwede ko maging reaction. Okay? And sana wala na mangyaring ganito na event na talagang nakakagulat. So yun guys, till our next vlog, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys, bye!